Magandang araw ho mga kababayan. Welcome po muli sa ating panibagong vlog. So ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa bagong update po ng One Health Pass na inilabas po nitong May 30, 2022 po. So yun po ang ating pag-uusapan kung ano yung mga bagong in-update ng One Health Pass. Ang inaasahan po natin ay mawawala na po siya dahil nawala na po ang RT-PCR test na requirements pag tayo papasok sa Pilipinas. So atin hong titingnan kung ano po yung mga pagbabagong ginawa ng government natin para sa application ng One Health Pass na ito. Kung kayo po ay interesado sa video na ito, ay tapusin niyo po ang video, watch until the end para malaman po natin kung ano po mga paano po ang pagpipilap nito. So tara po, samahan niyo ako at ating pilapan ang bagong One Health Pass. So mga kababayan, ito po ang sa Google, search po natin si One Health Pass, tapos i-click po natin itong nasa yung result na lumabas. So after po nun, pakibasa na lang po ang mga paalala o warning na nakalagay din eh. After po nyong mabasa ang mga paalala nila, i-open nyo po siya. Tapos select nyo po ang register. So after po nung click ng register, may paalala naman po siya uli. Makibasa na lang po siya. After po, okay po natin siya. Tapos meron po siya dito nakalagay na health advisory tungkol po sa monkeypox. So kung meron ko pong mga symptoms o signs na ano po din eh, kailangan po mag-consult po sa doktor po ang ano mang mga sintomas na nakalist po din sa taas. Yung mga ano pong ito. So kung okay na po, done in close po tayo. So alin na po yung mismong ano ng One Health Pass, mga kababayan. Travel details po, may warning po din eh, pakibasa na lang po at saka mga important notice. So simulan po natin ang ating One Health Pass fill up form. So when your departure going to the Philippines, i-click po natin ang today po ang ating alis. So 31. And then po when you are arriving in the Philippines tomorrow, uno po. So select po ng port of entry, sa airport po tayo. Tapos select port of entry for the arrival. Sa pagkina po natin, lagay po natin ng Terminal 2. Terminal 2 po mga kababayan ang ating ilalagay. Tapos po, arriving passenger or crew, aircraft passenger. Tapos Philippine passport holder, classification OFW, siyempre mga OFW po tayo na uuwi po ng Pilipinas. Tapos po land base. Have you been vaccinated for COVID-19? Yes po. Vaccination card, national vaccine card po ang ating pipiliin. So, kung saan bansa po tayo binaksinan o nag-fully vaccinated na sa laban sa baksa COVID-19 ay ipipiliin po natin din eh. Para sa akin po, nandito po kami sa Qatar. So, after nyo po ma-select ang Qatar, in-next nyo po siya. Then after po nyan, nandito na po tayo sa personal profile. So lahat po ng mga naka red mark asterisk po din eh, yun po ang ating sasagutan. So isulit po natin din eh ang last name. So ako po ang hinalagay ko. Tapos first name, middle name. So ang ina-apply ko po din eh ay mismong akin pong pangalan.
At saka i-apply ko po yung sa akin din, mag-upload din ako ng vaccine certificate din eh. At titingnan po natin kung ano po magiging result nito, kung mayroon ba po siyang step 1, step 2, step 3, kung mayroon pa po talaga siya. Ang pagkakang ko kasi bagong update na ito, baka isang step lang po siya ang mangyayari sa atin. Lalabas na po agad yung barcode niya. So atin pong susubukan. Titingnan din po natin sa Gmail kung ano po ang kanyang sinend na email sa atin. So, pero kahit hindi po ako uuwi ng Pilipinas, ginawa ko po ito para sa inyo po. So, birthday. Tapos, January 14. So, yun po. Automatic na po lumabas kung ano po ang ating age ngayon. Okay po. Single. Nationality. Siyempre naman po, hindi po natin makakalimutan niya kung anong nationality natin. Pilipino lang po tayo. Pwede po natin, pag alam niyo po ang inyong PhilHealth number, ilagay niyo po din eh, enter niyo po siya. At kung wala naman po at hindi nyo po tanda, pwede na po ilagay natin ng not applicable or NA na lang po siya. So sa passport number, ayan po, local na Philippine number, ari po 0920-820-8653. So ilagay niya po natin ang email ad po. So ari po yung email ad natin. So after po nung sa email ad na yon, dinip po tayo sa address po natin. So alam niyo naman po kung paano pagpipilap nitong address na ito, mga kababayan. Robbins, Batangas. So dito po sa Batangas City po ang capital. Barangay po ay sa Alangilan. So after po niyan, sa travel details po tayo, country of port of exit. So dito po tayo sa okay, sa Qatar po, airlines, Qatar Airways, So yun po, flight of departure 31. Okay po, yan po yung ating information para sa departure at saka sa arrival. Employer name. Are you vacationing OFW? Yes. Vaccine information, have you been vaccinated for COVID-19? Yes po tayo, kung vaccinated na po tayo. Sa first dose po, yes. And then sa first dose po natin, ay nung March 3, 21, and then 31. So, ano po ang ating date ng first dose natin. Tapos, vaccine name.
Moderna. Tapos second dose, yes. Tapos sa second dose date natin, 2021 April 28. Sa vaccine name po tayo, Moderna pa rin po siya. Tapos booster. Para po sa mga kababayan natin na may booster dose na po, click po natin ang yes. Sa mga kababayan po natin wala pong booster dose, no po ang ating kiklik diyan. Tapos ang upload po natin ang ating vaccination certificate. Tapos po natin i-upload yun, isinod po natin i-upload ang negative RT-PCR test or antigen test result po natin. Dini po natin i-upload siya. Tapos date of swab test naman po, din po ilalagay po natin yan. Tapos dini din po lalagay po natin ang mga test laboratory kung saan po tayo magpapa-swab test pagdating po sa Pilipinas. So ayun po ang gagawin sa mga wala pa pong booster dose po na makababayan natin. So as for now po, mayroon po tayong booster dose. So ayun po, ating pipilapan po siya. January 9. Ayun po. Same po siya, Moderna. Sa Libog Country, Qatar. Ayan po, Qatar. Tapos i-upload po natin ang ating vaccination certificate. Select. Tapos upload din po natin ang booster dose. Natin siya. Yan po. So after po niyan, may upload ang ating mga certificate. Para po sa mga may country po na na-travel after nung nakaraan po mga 30 days, isulat niyo rin po din eh. So after po diyan, tatanong po din history of exposure to know the probable confirmed COVID-19 case 14 days before the onset of sign of symptoms, or if asymptomatic 14 days before the swabbing or the specimen collection, or any knowledge of being exposed to a person na diagnosed with a monkeypox. Pag hindi naman po, inulan lang po natin siya. No po yan. Para po sa clinical information, have you been sick in the past 30 days? Kung hindi naman po, no na lang po siya. At kung wala naman po kayong mga ganitong mga nakasulat na rin, mga sakit na yan, wag na po nating sagutan. Diretso lang po tayo sa baba. Tapos, I hereby attest that all the information stated in this application are true and correct based on my personal knowledge. I am fully aware that I can be subject to criminal liability for any misinterpretation of my part. So, check po natin siya. And then, copy lang po natin yung captcha. Tapos submit po natin siya. So ayan na nga po mga kababayan, lumabas na po siya. Ito na po yung aking One Health Pass registration, valid for boarding. So ibig sabihin po nito mga kababayan, one time na lang po siya pagre-register po natin ngayon. One time na lamang po. Hindi po tulad dati na mga nakarang araw, mayroon po step 1, step 2, step 3 para po makakuha tayo ng mga barcode na rin. Pero ngayon po, one time na lang po, dumating na po agad siya. Ito na po siya. So naka-instruct po din na instruction sent to email. So tingnan po natin sa email. So mga kabayan, ito po yung sabi din sa email.
Here is your OSS transaction number for e-health declaration card registration at the airport. Of the departure for before arriving in the Philippines. So, ari po yung mga nakasulat din eh. Lumabas din po din eh ang aking barcode po. Ayan po. So, ayun po din eh. Intindihin nyo lang po, basahin yung mga instruction na nandito po. Pero wala po siya din eh nakasulat na mayroon pa po tayong step 2 na gagawin o step 3 na gagawin. So, ibig sabihin po, isang beses lang po talaga tayo magre-register ngayon sa One Health Pass. So mga kababayan, ganun na nga po ang nangyari ngayon. Binago po nila ang One Health Pass para sa madaling pagre-register ng ating mga kababayan na nahihirapan din po. Pero alam ko po na madami po sa mga kababayan natin na iniisip po nila na na sana'y mawala na po ang One Health Pass na ito para naman po maging maluwag na ang Pilipinas. Kasi wala na din naman po ang PCR test para sa mga Pilipino na papasok at sa mga foreigner. So, abangan po natin mga kababayan na magiging update po ulit ng government natin para din eh kung talagang aalisin po nila ang One Health Pass na yan. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panonood at sinamahan niyo po ako sa hanggang sa huli ng aking video na ito. Sana po sa susunod mga video ay ako inyong sasamahan pa rin at susuportahan sa lahat po ng aking mga videong ginawa. Maraming salamat po mga kababayan. Hanggang dito na lang po ang aking vlog na ito. Bye!